ngayong araw ay magluluto tayo ng chicken feet. Masarap na chicken feet. So, meron po ako dito isang kalahating kilo ng paanang manok. Hinugasan ko na po at tinanggalan ng kuko. Ayan. Ngayon, paghahalo-haloin lang po natin ang mga ingredients na ito. Meron po ang mga sangkap po nito ay chicken feet, sibuyas, luya, bawang, at saka star anis. Ito pong star anis ay pampabango. Ayan. Kailangan din natin ng laurel, paminta, soy sauce, oyster sauce, tsaka 1 teaspoon ng pamintang buo. Dinurog ko lang siya para mas malasa siya. O 1 tablespoon ng asukal na pula. Gagamit po tayo ng sesame oil at tsaka cooking wine. Ayan. Gagamit din po tayo ng pressure cooker para sa mabilisang luto at sure na malambot sa mabilisang oras. Pero kung wala po kayong pressure cooker, pwede rin naman po ang kaldero kawali. Okay lang po yan, basta medium heat lang po para malutong-maluto po ang ating chicken feet. Saka nga po pala, gagamit ako ng chicken cube. Optional po ito kung gusto nyo mas malasa o pampalasa, maglagay po kayo nito. Nasa inyo po kung gusto nyo to. Okay? Ilagay po ang chicken feet sa ating pressure cooker. Yan. Ganyan po siya. Ay, yung mga mahilig dyan ng ano. Chicken feet. Ang gusto ko po kasi pag nasa ano siya is super lambot. Ayan. Ayan. Susunod po natin ang sibuyas. Isahan lang po yan sila. Hindi, wala na pong gisa-gisa or whatever. Basta ihalo lang po lahat ng ingredients. Ayan. Lagay na rin po natin ng cubes. Kasi mamaya po, gagamit po ako ng kamay para paghalu-haluin po lahat ng ingredients. Ano yan next? Soy sauce po. Ayan. Lagay po tayo ng soy sauce. At saka hindi rin po ako gagamit ng tubig since nagagamitin ko po ang pressure cooker. Nagtutubig po siya at hindi makakalpas o mag-ano yung mag-i-evaporate. So, magtutubig po yan siya mag-isa mamaya. Yes. Ang ating oyster sauce. Yan. Si oyster sauce. Susunod po natin ay sugar. Red sugar. Yan. Sunod po, ibuhos na ang ating paminta. Yan ang paminta. Ngayon po, gagamit po tayo ng cooking wine. One tablespoon po ng cooking wine. Yan. Hindi naman po nakakalasing yan. Pampalasa lang siya. At nagpapabango rin po ang sesame oil. Yan, mayroon din po tayong sesame. Mga 1 tablespoon din. 1 tablespoon ng sesame oil. Mabango po yan siya. Yan. Ngayon, maghugas na po ako ng kamay. Sisiguraduhin po natin mahahalo ng maigi ang lahat ng mga ingredients para kakapit po ang kanilang lasa. Tunawin po natin yung sugar sa ilalim. Yan. Yan po, oh. Kunting-kunti lang po yung tubig niya. Ngayon po, pag naluto, ay pag unang ano po niya, istitikman po natin siya yung lasa. I-adjust lang po natin yung mga panlasa kung matabang. Nagdanilan lang po ng
konting toyo, konting oyster sauce. Yan. Depende. Depende po sa mga panlasa nyo. Ako medyo mataas ang panlasa, kaya gusto ko medyo maalat-alat ng konti. Ayan. Namoy ko na po. Dagdagan po natin ng 1/2 cup ng water. Kunti lang po kasi mag-water na siya mamaya. Kasi sabi ko kanina, di ba? Oo, kasi sabi ko kanina, hindi na maglagay. Pero nung makita ko, medyo napakunti lang yun. Dagdagan po natin para ano. Para may kunting sabaw naman or sauce. Sabi kasi na huwag mo maglagay ng tubig. Pero lagyan natin ng konti lang. Ayan po, ipipressure cooker po natin. Pag sumingaw na po siya, mga 5 to 10 minutes po. Okay po, isa lang na po natin ang pressure cooker at antayin po natin sumingaw. Kapag sumingaw po siya, ay antayin po natin mga 5 to 10 minutes yung singaw na yon. Tapos po, iti-check natin after. Antay lang po lang tayo ng mga 5 to 10 minutes na ganyan siya. Ayan po mga kapare ko, after 10 minutes po, ito na po yung itsura niya. Bali kanina po dinadagan po siya ng another cup of water kasi medyo konti yung tubig ko pala. Ito na po itsura niya. Ngayon gusto ko po nang mag-adjust ng tipla, ilalagay ko po siya sa kawali para alam mo na po yung panimpla ko medyo mataas. I-adjust ko na lang po yung lasa niya. So, lalagay po natin yung sakawal. Dito ko na po siya titimplahan ng ating gustong panimpla at patutuyuin ko na po siya dito. Medyo gusto ko po yung may sarsa ng konti. Yan. So, kung okay na po yung panlasa para sa inyo, okay na po yun. Pero since na gusto ko nga po ng medyo mataas ang panimpla ko, dadagdagan ko siya ng konting alat. Right? Tapos, pag tuyo-tuyo na siya, pwede na siya. Medyo natutuyo na po ang kanyang sarsa. Malambot na po ang chicken feet. Maaari na pong lantakan yan mamaya-maya. Sarap pulutan. Ito na po mga kapare ko yung ating chicken feet. Igagarnish lang po natin siya ng spring onion. Yan. Para naman maganda yung presentation niya. Tagay na mamaya. Ito po ay super lambot. Since na gusto ko talaga sa karne is malambot. Yan. Malambot na malambot. Pag kinain mo siya. Ayan. Kalas lahat sa buto. Ayan po. Sarap po. Super lambot po siya. Ayan. Isa pong napakasimpleng recipe lang at napakadaling piguin. See you po sa next luto ko, mga kapare ko.